Jamichael Green, mga idol, na ibunyag na nga rin kung sino nga ang kanyang recruiter dito sa team ng Golden State Warriors. Sabi niya nga nung una, mga idol, wala nga raw siyang plano talaga na pumunta dito sa team ng Golden State. Kaso nga, mga idol, tinawagan nga daw siya neto ni Steve Kerr at hindi na nga daw siya nakatanggi pa. Gusto niya nga rin daw kasi, mga idol, yung ginagawa ng Golden State Warriors dito sa kanilang team at gusto niya nga daw maging parte nun. At sinabi niya pa nga, mga idol, na bago nga daw siya tawagan ni Coach Steve Kerr ay naghahanda na nga daw siyang lumipat ng ibang team. Pero nang dahil sa tawag na yon ni Coach Kerr, ayun, nagbago nga ang kanyang isip na punta sa team ng Golden State Warriors. Dagdag niya pa nga rin, mga idol, na tinawagan niya nga rin daw si Draymond Green. Nag-usap sila, mga idol, about nga sa plano na pagpunta neto ni Green sa team ng Golden State. At mukhang nagkasundo naman sila, mga idol, at naging buo na nga ang desisyon neto ni Jamichael Green na pumunta sa Golden State. Yan nga, mga idol, ang istorya ay ibinahagi ni Green sa kanyang interview. Si Coach Kerr pala, mga idol, ang nag-recruit sa kanya sa team ng Warriors. Next balita naman tayo, mga idol. Ito nga si DeMar DeRozan signing a new 4-year deal with Nike. At siya nga, mga idol, ang pagiging patuloy na face ng Kobe Bryant line. Ibig sabihin lang niya, mga idol, irerepresenta niya nga yung line ni Kobe. Siya ang brand ambassador. Siya nga, mga idol, ang face nito. At hindi na rin siguro tayo nagulat dito, mga idol, dahil nga matagal na kasi na itong si DeMar DeRozan ay laging Kobe ang ginagamit, Kobe shoes. Lagi niyang nire-representa si Kobe Bryant dati pa man. Kaya nga napili nga siya muli netong Nike na irepresenta si Kobe. Pero nga, mga idol, sa ating panghuling balitay, etong si LeBron James at si Draymond Green ay talagang ang magtropa off the court. Na-videoan nga sila, mga idol, na mukhang nag-e-enjoy nga sila sa kanilang mga anumang event na inatinan. At mga idol, yung kanilang mga nakaraang battle siguro sa NBA Finals, mga nakaraang season, ay parang nag-band sa kanila at naging mag-tropa sila. Tandaan natin, mga idol, noong 2015-2016, noong unang pag-aarap nila sa NBA Finals, ay parang medyo magkaaway, mainit ang dugo sa isa't isa. Pero mga idol, over the years, ay dahil lagi silang nagkakalaban sa NBA, ayun, nabuo na ang friendship ng dalawang ito. Pero anyways nga, mga idol, yan na lamang din muna para sa ating mabalitang NBA ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag niyo rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!